maraming salamat sa suporta ninyo. Mahalin po natin ang Pilipinas. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Ma'am, maraming salamat po. Ito kasi ikaw yung bumisita dito ano sa BBM Sara Headquarters. At kayo po ba ay? Si Billy Godin. Okay. Kandidato bilang gobernador ng Western Samar. O sir, kayo po ba ay sumusuporta sa Unity Team? Opo. Kahit noon kay Pangulo, tinulungan ko siya, sumuporta ko. Sa EDSA po yung aming headquarter, yung bago umakyat ng Krami galing Cubao ka. So kung ako'y tumulong sa kanyang pinakamamahal na tatay, ganun din yung aking pagtulong sa kanyang pinakamamahal na anak. O sir, dito muna tayo kay Pangulong Duterte. Unang-una, bakit po ba, nung hindi pa umuupo si Pangulong Duterte, bakit po ba si Pangulong Duterte ang sinuportahan mo instead na yung kanyang mga kalaban? Naniniwala ako na yung mga sinasabi niya, gagawin niya. At ginawa naman niya, kasi kahit noong paman, mayor pa siya ng Davao, talagang ginagawa niya yung nararapat na makabubuti sa bayan. At yun ako doon ako sumusuporta yung gagawin yung sinasabi. Ako bilang kumatakbo bilang gobernador, yun din ho ang aking gagawin. Kung ano yung sinabi ko, titindigan ko. Kung kinakailangan hanggang sa mawala yung aking buhay, titindigan ko yung sinasabi ko. Kaya hindi kayo manghihinayang. Kung ako man inyong bigyan ng pagkakataon, maging gobernador ng Western Samar, talagang titindigan ko, ipaglalaban ko kung ano yung makakabuti sa bayan. Okay. Dahil walang dahilan para tayo gumawa ng masama. Ako, ang aking prinsipyo bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos, kailangan ipamuhay ko ang banal na kasulatan. Nalulungkot ho ako. Bakit? Kasi, bakit mga foreigner pa yung kumakandidato? Bakit mga Chinese pa yung kumakandidato? At yun pa ang namumuno. Bakit? Wala bang Waray? Wala bang Pilipino na kaya tumindig at mamuno sa Western Samar? Kaya nandito ha, nandito po ako. Mag-aalay ako ng aking isang buhay para sa aking Western Samar na aking minamahal na probinsya. Okay sir. Next sir, itong patungkol, bakit ba suportado mo si Mayor Sara Duterte? Naniniwala ho tayo na sa pamamagitan niya, dahil talagang kitang-kita naman natin kung bakit ako sumusuporta, dahil ginagawa nila more on accomplishment, hindi more on daldal. Yung iba dyan kasi puro ngal-ngal, puro daldal, puro salita, walang gawa, puro ngawa. Hindi ho ako sumasang-ayon sa ganon. Kinakailangan natin ngayon ng diktador sa mabuti, hindi diktador sa masama. Kaya pinili ko si Bongbong Marcos, si Sara Duterte, dahil ito yung kailangan natin ng ating Republika ng Pilipinas. Okay. O sir, ano ho yung masasabi nyo sa mga against? Okay. Balik ho tayo dito sa pamumuno ni Pangulo Duterte about the war on drugs. Kayo po ba agree sa war on drugs, sir? Agree ho ako sa war on drugs. Kasi kinakailangan, dahil itong drugs na ito, itong shabu na ito na nanggagaling sa kalapit na ating bansa, ito po ay nakakasira sa buhay ng mga bata. At maraming buhay na ang nasira. Kaya ako, kung ako magiging gobernador, talagang titindigan ko yung paglaban dyan. Itutuloy ko yung programa. Kasi ako, wala akong bisyo, wala akong alak, wala akong sigarilyo. Naniniwala ako sa isang matuwid na pamamaraan. Titindigan ko yan, ipaglalaban ko, susuportahan ko yan hanggang sa walang hanggan. So ano ho yung masasabi niyo, sir, sa mga binabato nitong mga makaliwang grupo? Hindi na natin papangalanan. Okay. Na kung saan daw ay ang pagpapatupad ng tinatawag natin na war on drugs ay meron tinatawag na nilabag na human rights. Ano po sa palagay niyo? Nasa batas ho yung pagpapatupad ng sa mga drugs, paglaban sa mga drugs. Kaya yung sinasabi nila na paglabag sa karapatang pantao, sabi lang nila yun. Wala hong proyba yun. Daming natutuwa na Pilipino. At itong bansa, kung walang siraulo dahil nasira sa tiyabo, uunlad tayo. Kung siraulo yung mga namumuno, ha? Mga sira na yung tuktok natin, wala na tayong bansang minamahal na magpapatupad ng katinoan. Kaya pabor ako dyan sa paglaban sa droga. Okay sir, next po ito pong patungkol dito kay Bongbong Marcos. Ano naman ho sa palagay nyo, bakit ito suportado yun? Na kung saan, marami yung nagsasabi na anak ng diktador, anak ng magnanakaw, corruption, at saka yung about martial law. Ano hong masasabi nyo? Yung pagiging diktador na sinasabi, wala hong masama sa pagiging diktador. Si Marcos ho ay diktador sa mabuti. Kailangan natin ng diktador sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga gumagawa ng masama. Kaya na kailangan natin ng berdugo sa laban sa gumagawa ng masama.
yung sinasabi na pagdanakaw, yes, wala ho na patunayan kahit ang Korte Suprema nagsasabi na ang mga Marcos po ay inosente. Kaya wag na wag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga Yellow Ribbon, ha, yung mga kalaban ni Marcos na masama daw ang Marcos. Mayroon dyan kumakandidato pagka-presidente na Bisaya din eh. Tumatakbo daw, isauli mo yung mga ninakaw. Paano magsasauli ng ninakaw? Walang ninakaw yung anak, yung tatay. Ang Korte Suprema nga po ang nagsasabi na inosente ho ang mga Marcos. Kaya, sino ang ating paniniwalaan? Korte Suprema? O yung mga kantuboy lamang? Di tayo pwede maniwala roon. Okay, sir. Paniwagan ho sa mga bagong botante at ang mga buboto this coming election 2022. Kaya, kasama na ho sa inyo, sir. Opo. Sa aking mga minamahal na mga kababayan dito sa Republika ng Pilipinas, dito tayo sumuporta kay Sara, kay BBM, dahil ito ho ay napatunayan na mayroon na ho itong pruiba. Hindi ito puro daldal, puro ngal-ngal. Ito ho ay puro may gawa. Lalong-lalo na yung Bongbong Marcos. Siyempre, kasama po siya ng tatay niya kung paano ginawa ang San Juanico Bridge, Mactan Bridge, at maraming tulay pa sa buong Pilipinas, highway, itong EDSA na ito hanggang Mindanao. Gawa ni Marcos yan. Kaya gusto ko yung may gawa. Lalong-lalo na yung Inday na isang matapang din sa kabutihan na kailangan din, brasuhin din yung mga tao na hindi gumagawa ng matino. So, susuporta ako, sumusuporta ako, katunayan, dadalhin ko itong dalawang ito sa aking probinsya ng Western Samar. Ikukumpanya yan. Ikukumpanya ko. At siyempre, aking ikukumpanya din sa inyo yung aking waray party list. Bakit ho? Okay. Samar po ako eh. Waray po ako eh. Kaya sa aking mga kababayan dyan sa Samar, waray tayo. Huwag tayong pupunta sa iba. Kung saan itong unwaray party list nakakatulong sa ating inang bayan pagdating sa mga gamot nandoon ho sa mga public hospital ang kanilang biyaya. Kaya maliit man, ang importante, nakakatulong po sila. Sir, ano ho yung masasabi nyo or panawagan nyo sa mga butante na kung saan ito ba yung mga tinatawag natin na party list? Karapat-dapat ba ibuto ito yung mga party list na kung saan ay against kay Pangulong Duterte at against sa martial law, war on drugs, against kay Marcos? Ano ho yung masasabi nyo sa mga butante? Yung mga party list na yan, na lumalaban, nangunguha lamang ng pera sa ating inang bayan, na wala namang napupuntahan sa pera, dapat hindi na magpatuloy yan. Kasi okay, nandito tayo para i-build itong ating inang bayan, itong ating bansang minamahal. Ba't ka ba naging Pilipino? Para tulungan mo ang kapwa Pilipino, hindi yung sisirain mo yung inang bayan na ito. Okay, sir, last na ho. Ito ho, sabi niyo, di ba, tumatakbo ho kayo, sir. Ako. Ano ho yung aasahan no ng mga taga nasa inyong lugar if either na ikaw ang manalo? Mayroon ho aasahan sa aking plataforma. Mayroon lamang ho ako 7 plataforma. Yes. Number 1 sa aking plataforma yung tao, yung katinuan. Tao muna. Kasi kung walang leader na matino, paano ka makakapamuno sa bayan ikaw mismo hindi matino? So para sa akin, magtanim ka ng mangga, aani ka ng mangga. Gumawa ka ng masama, aani ka ng masama. Para sa akin, ang aking paniniwala sa aking sarili, ako po ay mag-aalay ng aking kaisa-isang buhay sa aking probinsyang minamahal na Western Samar. Gagawin ko ang mabuti at hindi ho kayo magsisisi kung sakali man inyo po akong bigyan ng pagkakataon na ilagay sa pwesto. Paninindigan ko, gagawin ko ang tama. Pangalawa, yung pagkain, kakainin. Number 1, tao. Pangalawa, pagkain. Napaka-importante, sabi ko sa aking plataforma number 2. Yung taniman palay ay hindi po pwedeng taniman ng istruktura para patuloy ang pagkain ng bigas. Bagkus palawakin pa natin, pagkain yun. Ngayon, yung mga lehitimong farmers, lehitimong mangingisda, may suporta, may alalay galing sa provincial government. Lehitimo ha, yung mga lehitimo. Pangatlo, yung kabuhayan. Ako naniniwala, ang Samar, sobrang napakalaking Samar. Kailangan yan namin magkaroon kami ng expressway o subway sa gitna ng Samar from north to San Juanico Bridge. Tapos, ang gilid po ng highway, doon sa Samar na yan, sa gitna ng Samar, maglalagay po ng school, ospital, palengke, malls, mga factory,
mga opisina ng gobyerno, federal offices, doon po sa gilid ng highway. Tapos, sa mga kung saan tatapat, sa kanyang bayan, magkakaroon po ng mga exit na mga daanan papunta sa kanyang bayan. At yun ang magsiservisyo, yung mga bayan-bayan na tapat na. Kaya yun yung aking pangarap para sa aking inang bayan, hindi para sa aking sarili. At susunod na aking plataforma ay infrastruktura, yung kaunlaran. Yung kaunlaran, kailangan patuloy ang kaunlaran. Kailangan hindi po tayo titigil. Padami na padami ang tao, kailangan patuloy ang pag-unlad. Kapayapaan, tayo mismo ang gagawa ng tayo mismo ang magiging tagapagbandila ng kapayapaan. Mismo manggagaling sa sarili natin. Tayo mismo ang gagawa noon. At pag nagawa po natin itong mga bagay na ikabubuti natin, walang rason na hindi tayo uunlad. Unlad tayo, bakit walang gumagawa ng masama eh? Kung bakit nangyayari yung kasamaan, kasi kakulangan po yan ng orientasyon sa mabuting batas ng Diyos at batas ng tao na magdudulot ng kabutihan. Ayan.